Shall we begin? Let's begin now. Good evening to all, mga ka-CBF, mga Camp Big Falcon. This is Daily Postkit with Saigon de Manila. Recap natin what happened yesterday in the next few seconds ng recap. But we see yesterday nag-bolt in at the last part nung nakauwi na yung kalaban Beast Fighter, pero we are quite disappointed because hindi talaga bolt in yung kalaban. I thought was 2-1. They become like a Suma, like, you know, si Suma, malaking tao, green tao, tapos may sawa. Okay, so today tingnan natin ang maaring mangyari. You see the title, I put it as Sayonara Judala, because yesterday we have seen Judala sa Busan, is Judy sa atin, Terra R2, na he tried to assassinate Prince Sardo. Okay, so is that the last scene na makikita natin? Hinabol siya actually ng mga sundalo ng Busan na or ng armada ni Prince Sardo after niya makatakas kay General Sandra. Okay, tuloy-tuloy tayo. Thank you for joining us here. Let's have the actual recap kung anong mga nangyari last night at episode 32. Again, this is episode 33. Sayonara Judala. Let's fight! Huwag kang magpapatalo, Nick! All weapons ready! Ultra Electromagnetic Beam! Nick, makas ka na! Hindi kasi yung pilang nga hindi! Tumata ka siya! Uli natin! Ipayaan na natin siya! We have to go back to the camp! Jamie, ito na yung chance natin para patumbayin yung Beast Fighter na yon. Meron pa tayong Beast Fighter na kailangan harapin sa camp! Okay, acknowledge. Let's go back. Everyone! Face yourself! Hindi ko siya mapapapalad sa ginawa niyang pagtatangka sa buhay ninyo. Sana nga ay mahuli ng ating kaway si Judala, dahil siya ang magiging susi para malaman natin ang iba pang miyembro ng Fortress. Hindi ko na talaga sa mga Beast Fighter na to. Asan yung Beast Fighter na wala? Tumakas sa atasa! Sinadya kong patrasin ang ating armada sa gitna ng laban nang sa gayon ay tumaas ang kumpiyansa ng Fortress Fund. Sa oras na tumaas ang tiwala ng Voltes 5 sa kanilang mga sarili ay mamaliitin nila tayo at tignan ko na lamang kung hindi sila masorpresa sa mga plano natin. Siguraduhin mo lang gagana ang plano, dahil kung hindi, akong unang madidismayas. Madidismaya lang? Ang general mo na pala ngayon na nagdidesisyon para sa'yo. Pagbibigyan kita! Hindi para patunayan ang sarili mo, kundi para aliwin ako! Gusto ko mabaril kanina at hindi ako alis ko, baka mamaya napatay na niya. Bakit hindi mo ginagawa trabaho? Asensya na, Human. Siguro yun yung time na nag-report ako sa security office. Not acceptable. Wala kang kwenta. Tawag ko si Judy para ipamukha sa kanya yung ginawa niya. Huliin ko siya. Maraming tayong malalaman sa mga busing kapag nahuli natin si Judy. Judy, nandito ka ba? Wala si Judy dito, kuya. Dito ka lang. Baka bigla siyang dumating. Tawagan mo ako agad. Siguraduhin yung may katuturan ng pinunta ko rito. Natitiyak kong kagigiliwan ninyo ang ipapakita namin ni General Draco. Ngayon na, General Draco. Ano sa tingin ninyo, Joe? Namang haba kayo. Kumanda ka po the spot. Ito na ang... Alright. Singit lang tayo. Okay, ito yung sinasabi ko. We have seen, finally seen, ang kabuuan ni Dainigo. Okay, Dainigo po ang pinangalan dahil they are a combined mecha robot or beast fighter. Ito, makikita ninyo. Di ba? Parang may inasawa na kapulupot, parang floaters ng bata. And of course, dalawang ulo sila. Tapos may parang brief pa. Ayan yun, yung tatlo sa baba. Yan yung sina General Sardo, General Sandra, yung nasa kaliwa ng screen niya. And of course, sa gitna si Sandro. Okay. Yan yung sinasabi ko na parang si Suma.
All right. Let's go. Pero kita niyo, nagkaupakan talaga. Nagkaupakan din kahapon. All right. Tuloy-tuloy lamang tayo. Pasok-pasok. Thank you to our viewers. Now more than 300. Thank you. Excuse me. Nandito ba si Lieutenant Robinson? Ah, wala si Lieutenant Robinson. Pumunta na sa room ni Little John. I see. Ano yung ginagawa mo? In-upgrade lang namin yung computer terminal. Sige. Dito ko na siya hihintayin. Doble ang lakas ng mga kalaban ni Voltes Mar, Juana Principe. Nalalapit na ang pagkatalo ng Voltes 5. Tapusin niyo ang mga kailangan gawin sa ating Beast Fighter para mapasugod na natin ito sa lalong madaling panahon. Masusunod, Joffrey. Principe Santos. Zul! Kamusta ang traitor na espiya? Hindi pa bumabalik ang ating mga sundalo. Malamang tinutugis pa nila yung judalo. Si Lieutenant Jamie? I changed my mind. Huwag kayong titigil. Hanapin niyo pa si Judala! Masusunod, Jompre. Veru, anong ula? Darun Judala sa Queen Udea, Jompre. Sa tingin ko, nakatakas na siya rito sa kastilyo. Puntahan niyo siya sa kanyang tirahan. Baka doon siya nagtatago. Ipapadala ko sa iyong lokasyon. Mukhang mailap ang iyong espiya, Principe Santos. Baril mo, ha? Hindi naman sinabi, marami pala kayo. Judy! Steve, hindi akong kalaban ninyo. Ng mga buzinyan. O buzinyan ka na mukhang tao. Steve, wala na tayong oras, okay? Mamaya ako na ipapaliwanag ang lahat. Halika na.
Jamie, payaran muna ng picture mo. Alpha. Nice, Tay. Ito si Jamie Robinson. Kaya po bang tumakbo? Steve, kung alam mo paisa ako sa mga kalaban ninyo, bakit mo pa ako tinutulungan? Eh, kasi mahal ka ng kapatid ko. Alam mo, pinagkatiwalaan ka ni Big Bird, pero anong ginawa mo, Judy? Sinaktan mo siya, ginamit mo siya. Steve, wala naman akong choice eh. Palagi tayo mayroong choice, Judy. Hindi sa katulad ko. Nakikita mo, di ba, iba ako. Wala akong sungay sa mundo namin. Tinuturing ng mga alipin ang katulad ko. Kaya yun yung mga kawal na nakalaban natin kanina. Sila ang mga kinukonsider na normal sa Bozan. Eh ako, alipin ako na kailangan sumunod sa mga utos. Gustong-gusto ko na umalis. Gustong-gusto ko tumakas. Pero hindi ko magawa. Kasi biyag nila yung kapatid ko, Steve. Inutusan na po ako mag-espiyan. Prinsipe Zardos. Sino si Prinsipe Zardos? Si Prinsipe Zardos, ang prinsipe ng mundo namin at ang pinuno ng Bozanian Star Empire na inutusang sumakop dito sa planeta ninyo. Steve, hindi ko sinasadyang gamitin si Bert. Pero ikaw, ay mga kapatid ka, kaya alam ko na gagawin mo yung lahat para sa kanila. Kaya ito, yung magagawa ko na lang, protektahan si Bert. Protektahan kayo. Hindi alam ni Prinsipe Zardos ang totoo tungkol sa inyo. Hindi ko sinabi sa kanya na kayo ang totoong piloto ng Voltes. Bakit mo kami pinrotektahan? Kasi mahal ko na yung kapatid mo. Mahal ko na si Bert. Gusto kong makapag-explain. Gusto kong masabi sa kanya to lahat. Pero kung hindi ko magagawa, ikaw na lang magparating sa kanya, please. Ng lahat ng sinabi ko. Sabihin mo sa kanya na mahal na mahal. Na mahal ko siya. Kuya, ano, nakita mo si Judy? Ano ba nangyari sa'yo? Kaya bumalik ako kanina sa bahay nila, ang daming patay doon, may mga sungay. Oo nga, paaway ako kanina, sumugod yung mga sundalong Bozanian. Halika na, kailangan na natin umuwi. Anong wag?
Pinag-usapan na natin ito, di ba? Kuya, kailangan natin hanapin si Judy. Bert, huwag mo na siyang hanapin. Wala na siya! Kung wala! Nakita ko hinuli siya ng mga Busenian. I tried to help her, pero wala. Wala akong nagawa. Wala na si Judy. Pinatay na siya ng mga Busenian. Nakita ko, Big Bird. Kuya! Spy siya! Spy si Judy! Paano siya papatay na sarili niya? Hindi ko alam! Baka tapos na yung mission niya? Or pumalpak siya, nagalit yung... Hindi ko alam, Big Bird! Basta nakita ko, pinatay siya ng mga Busenian, pinatay nila si Judy. I'm sorry. Nakita kayo kanina? Hindi sila nagpaalam sa akin. Subot mo lang at sinabi mo umalis sila. Kung gusto niyo po, Doc, susundan po namin sila ni Mark. Nuni, Jamie. Andito na kami. Steve, musta ka? Dumaan ka na ba ng medical bay? I'm good. Dr. Smith. Nakita ko si Judy. Sana okay lang si Big Bird. No, he's not. Jamie, sir, pwede ba kami mag-usap muna ni Dr. Smith? Please, clear the room. Ana, please. Of course. Excuse me po, Doc. Nakita mo si Judy? Yes, Dr. Smith. Pero wala pa nun si Big Bird. She even admitted the truth na isa siyang spy ng Bozenia. But don't worry, Doctor. Tumiwalag na siya. Hindi niya pinahamak ang Voltes team kay Principe Zardos. Wait. Principe Zardos? Yes, Dr. Smith. Siya yung leader ng Bozenian forces. Siya yung may gustong sumakop ng planet natin. Pero iba ho si Judy. Naniniwala ho ako sa kanya. Alam kong mahal niya talaga si Big Bird. Kaya niya tayo pinrotektahan eh. Magugulo lalo ang isip ni Big Bird niyan. I know, Dr. Smith. Kaya hindi ko po sinabi ang totoo kay Big Bird. Sudah, jangan sana. Please. Nanti di kelas sila. Mari kita tanggung lang sila. Please. Jangan lihat. Steve, ako lang kailangan nila. Huwag mo nang ipahamak yung sarili mo dahil sa akin. Umalis ka na. Hindi ako alis dito. Steve, umalis ka na. Judy, hindi kita pababayaan mag-isa dito. Umalis na tayo sa tagong himpilan.
pagalitan niya si Judy. Mas gusto kong mag-focus siya sa mission natin. Mas gusto kong makalimutan niya agad si Judy. It's for the best, Dr. Smith. Not only for Big Bird, but for us. No more distractions. I trust your decision, Steve. Sana na. Makatulong to kay Big Bird. Big Bird, open up. Enter. Big Bird. At... Kalat naman ang kwarto mo, Big Bird. Roberto, hindi mo inaayos to. Oh, laki oh. Mabe, gini mo nga yan. Bro, party, beach area, ngayon, ano kami lahat. Let's go, ano main tayo? Go, Brody. Pash. Ito lang. Nagana. Ano kami lahat, nahanap ka namin. Saan namin chicks? Papakalala kita. Hindi ako interesado. Saka sa tingin mo ba, makakalimutan ko si Judy? Pag pinalibutan ako ng mga chicks doon? Yeah, please. Kaya pabayaan mo na ako. Dito lang ako. Ikaw na lang magparapat sa kanya, please. Nang lahat ng sinabi ko, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. No. I'm sorry. Bakit yung sorry? Kuya. Kuya, hindi naman yung hinanakit sa akin eh. Si Judy, di ba? Kung ano yung isipin yun, inuwi din naman ako eh. Sino mag-enjoy ka dun? Nakakalimutan ko rin siya. Si Bisardos, pero hindi na namin siya makita. Malamang namatay na siya. Sayang. At hindi sa kamay ko siya namatay. Makakalis na kayo, Vero. Hindi pa rin ang makapaniwalang tindrider ako ng babae nito. Marahil ay pinaikot ng Voltes 5 ang kanyang isipan. Prince Bisardos. Handa na ang ating Beast Fighter. Mahusay. Huwag na tayo mag-aksay ng panahon. Pasugurin ang ating Beast Fighter sa Camp Big Fuck. Prince Bisardos, sigurado ako na eto na ang Beast Fighter na wawala. Sabi ko kayo. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Hindi mo pa din ginagawa yung plan mo. Sabi ko mas yung gagawin ko, diga. Tutuparin ko pa rin ang usapan natin. Oras na para maghasik kayo ng naging Sugo Daiga! Sugo Neg! Tapos mo din ang lahat! Yan yung dalawang Beast Fighter na kalaban natin. Parang nag-combine ata sila. Parang nag-volt hindi sila, kuya. Daiga! Neg! Magpakitang gilas kayo! Patayin nyo silang lahat! Okay! Let's go, team! Godspeed, Voltes 5! Doc! Superhero landing! Pasugurin ang ating Beast Fighter! Voltes Bazooka!
Oy, mabigat 'yon, mukhang mabigat 'yon. Sandali. Recap muna natin. Pag-usapan natin yung mga ilang detalye dito. Mga bossing, mga kakamp Big Falcon. Kung makikita ninyo. Okay, ganito. Yes, sa mga nainip, again, today, tonight, sa mga, I was a member of the Facebook group. And kung mapapansin ninyo po, bakit ang tanongan syempre is, ay, corny, wala na naman bakbakan, buti pa kahapon. Again, we have to consider that this is a very good narratives of characters. Yung mga it is a screenplay headed by a very good writers, especially, of course, Suzette, Miss Suzette, Dr. Lero, and even with a consultant like Ricky Lee. They tried to explore yung mga sinasabi nila laging story arc. Story arc is it's like a McDonald's arc. It's between all are just the same movement and parallel to the original narratives. Pero ito pong mga characters na ito, it what makes a good literature, a good screenplay, okay, that they have their own stories na bumubuo at nagmimisto lang kabuuan ng buong kwento. Hindi ito bakbakan like the original 1977, 43 years ago, okay? Correct me my math, but 97, 2003. Okay, about 46 years ago. So, we are being treated and best served your current generation, Generation Alpha, Generation, the Millennials, Generation X, kami, XYZ, Generation C. So, ganun po yun. Nabibigyan ng mas magandang makahulugan kwento. And this is makes this whole legacy a big treat to all the fans that transcends all generation. So, I don't want to be sounds like my old professor or I am a professor in literature. Isa po akong guro. Hindi pala professor. Wala akong PhD. But, moving ahead, nakita rin natin, we have to discern, bakit nagtatanong, nakikita ko sa mga comment section namin, bakit hindi nilusob ang arte naman niya, no? Nagyayabang? Well, sino ba ang sabi ni General Sandro? Gusto niya magkameron ng kumpiyansa, self-confidence, not good, pull them down. The Bolt is 5. Akala ng Bolt, kayang-kaya na natin. Tingnan ninyo, meron pa siyang superhero landing, yung single ni na Genoplex superhero, tawag doon. Yung isang single ni. Medyo kumakampiyansa. And that could lead to downfall when somebody was feeling kaya nila mga kalaban. It's actually, the whole process is, the whole thing is being have a pride of yourself is hubris. But the downfall is hamartia. Okay, it's hamartia. It's a Greek thing that's been an element of mostly of the downfall of heroes, okay, whether it's Greek or become Romans. And this is what makes this a good narrative talaga. Ang galing. And I am thankful to the writing team, okay? Tama ba? Sensya na, baka nanonood na yung mga estudyante ko at saka mga naging kamag-aral ko. Diyan sa Davao at maging sa diyan sa amin sa Batangas. All right. But again, don't be so cruel in treating our current adaptation which is of course this BBL. We are actually treated better, okay? Especially for us Filipinos and maybe those selected market that this will be eventually shown probably sa Asia Netflix, selected countries like Indonesia, where I am now, in South America, where naging sikat din to noon decades back, okay? And with this kind of treatment, I'm sure magugustuhan din naman talaga ng wider audience, okay? Hindi lang yung nilakhan natin na maganda nga dito, hindi siya yung tipong
at the middle of the fight, biglang minaalala yung isang eksena, you know what I mean, the 90s anime and at even the current bunch of Japanese anime, yung tipong in the middle of thing, biglang isang linggo papanoorin mo na tungkol sa mga naalala niya, paano siya nag-practice. Although it's still an element, yung flashback, ang tawag doon yung mga literary devices. Okay, and that's what I'm saying. So this, again, this, well, this is opinionated. I'm sure may mapupulot kayong mas bibigay sa inyo ng further appreciation ng kabuoang kwentong ibinibigay ng GMA courtesy of the original Toei. Toei pala pronunciation. I thought it's Toei. Toei po. T-O-I-E-I. Tama ba? A spelling. But again, I'm thankful you've been here watching me the last few weeks. Okay. Thankful din ako sa mga sister channel namin. Nandiyan po si Aeon Digicode and yung Kay Bunso, Playbook of Pila, who from time to time missing it sa akin. We are on different, currently on, we are different countries. Nagbabakasyon siya ngayon sa Manila. Okay. Di rin makapag-upload. And yes, to Aeon Digicode and to all the rest of the family who have their own channel and different content. Stay put lang po. Just like, share, comment. It would help us. Currently, wala na akong ads. I feel free. Okay. For some reason or another. And we've been around. We know what we're doing. Stay put lang po. And to all our channel, sister channel, we will improve. We keep improving. As long as na dyan kayo. So again, be brave. Be strong. And be safe. This is Daily Postscript. Bisaya na dyan. This is Daily Postscript with yours truly, Saigon de Manila. What can I say? But thank you. Thank you again. I'm signing up. Dun sa nanood ng live earlier tonight, sorry po. As I promise, i-upload ko din naman talaga ang full video. Nagkamera lang ng glitch today. Thank you. Paalam, paalam.